kaya sining kahita no mga kabandera dari ini banda sa may patio no sa iya sining wallet sa ka no ikaw wala buto sa nasa ako na nagasinggitan siya no nagasinggitan siya hindi mo ligat ang wala nila mo ato na ano talaga naman sa isang Dito po yung kamag-anak ni Christy Joy Joy Evangelio. Nasa kulungan na po yung si Joy Joy at yung kanyang kamag-anak. Nandito humingi ng tulong at sinasabi po, pinantahan daw po ng mga pulis etong si Joy Joy. Ma'am Donna, magandang hapon. Good afternoon, sir. Doon po sa video, wala ako nakitang planta doon. Pero ang pagkakaalam nyo, ang pagkasabi sa inyo ng inyong pamangkin, pinantahan siya. Mm-hmm. Ano po ang trabaho ni Joy Joy? Sa talyer po. Nag-aayos ng mga ano, nagwi-welding kung ano yung sa talyer na ano, gawain. Okay. Magkano pong sweldo niya sa talyer? Ayun ang hindi ko po alam, sir. Regular ho ba siya doon or? Matagal-tagal na part-time. Rin. Part-time. Pero ibig sabihin yung trabaho niya po doon? Full-time po. Kumusta naman po yung pamumuhay niya? Medyo, ibig sabihin lifestyle niya? Medyo maano, sir, isang kahig, isang tuka rin. Okay. Kasi siyempre pandemic pa, walang... Tama. Tsaka sobrang hirap. Meron ho ba siyang motor? Opo, meron. Yung sa nanay niya yun nga namatay sa Qatar na COVID po. Ay, parang katas ng abroad. Katas ng abroad, okay. Bukod po sa motor, meron ho ba siya mga kagamitan, mga gadget? Wala. Cellphone. Cellphone. Mm-hmm. Anong klaseng cellphone po? Yun din. Yung nakumpiskit po nila. Regular cellphone. Mm-hmm. Tapos, meron ho ba siyang girlfriend? Yun ang ano, kasi siyempre hindi ako nakatira dito. Dito po. Kaya tinatanong po ma'am yung lifestyle niya ba? Mm-hmm. Para tingnan natin kung siya ba talaga. Mga barkada po sir, mayroon. Kaya nga po, kaya kung itong mga katanungan ko po ma'am na binabato sa inyo, dito po maditetermine natin yung lifestyle muna kung makafocus kung tumutugma ba yung kanyang lifestyle doon sa kanyang trabaho bilang isang tauhan sa talyer. Okay. Wala akong kinakampihan dito dahil hindi ko pa alam yung facts. Although, nakaready na po yung mga gusto magpa-interview tungkol sa kasong ito. Okay. May trabaho po yung girlfriend niya. Sinusuportahan niyo ba yung girlfriend niya? Hindi ko rin po alam. Hindi niyo po alam. Ano po ba yung bisyo niya? Yun, nag-iinom, nagbabarkada. Saan po siya nakatira ngayon? Doon pa rin sa talyer. Doon sila nakatira. Doon siya nakatira sa talyer? Kasama ang kapatid kasi niya? Wala na silang, ano, wala na silang mama at papa. Okay. Meron pong nakitang 6,000 doon? Sa ano po yun, tiyahing ko. Kaya po? Oh, ginpadala yung pangbili ng abuno. Dapat siya nga dito ang nandito. Kaso lang okay, may, so may nagpadala trabaho po yung, kasi. Nagpadala po yung tita niya sa lola. Kanya. Siya ang nagkumuha sa Palawan. Para sa abono. Kawiwido po sa Palawan. May resibo po. Mayroon po. Sa Palawan. Mayroon. Bakit po siya pinabibili ng abono? Eh, siyempre, tigtanim na doon. At siya talaga ang inuutusan, kumbaga okay. Runner. So, kasi mabilis, matulungin po yan na bata, okay, sir. Sige. So, bukod po sa pagiging isang kasama-sama o katulong sa talyer, siya po ay farmer din. Nag-ano talaga yun siya, tumutulong talaga yan sa mga tita, lula niya. Okay, last na naman po. Kumusta naman po yung standing niya sa barangay, sa PNP? Wala ba kayo nababalitaan whether siya po yung nasa order of battle, meaning watch list na binabantayan na wala baka suspected. Wala namang record sa barangay. Yung pagkakaalam ko, sir, walang record sa barangay. Okay. Kaya sige. Dapat i-ano na lang si Kapitan po. Sige po, kausapin na po agad natin. Ito pong si Police Lieutenant Reynaldo Lata, Chief of Police ng Sigma Capiz. Teniente, magandang hapon. Sir Tulpo, Sir Senator, magandang hapon po. Ang una ko pong katanungan sa inyo, Teniente, meron ho ba kayong ginawang coordination sa ginawa niyo pong, kasi lumilito na parang bypass operation po yun. Meron ho ba kayong coordination po sa barangay, sa PDEA, at sa PNP na nakasakop sa AOR? Opo, sir. Well coordinated po ito, sir. Documented po yan? Yes, sir. Nandito po, sir, ang record, sir, sa ating case folder, sir. Kayo po ay gumawa ng bypass operation dahil ito ba si Joy Joy ay nasa watchlist niyo po?
Newly identified, sir, sa ating ano, sir, ng ating SD, sir. Kasi hindi ito, sir, nag-surrender dati, sir, si Joy, sir. Okay. Bakit niyo po naisipan na gumawa po ng bypass operation, Teniente, sir? Kasi, sir, may mga report na, sir, na tinatanggap. At saka yung mga report, sir, galing sa barangay, pinabalidate natin, sir, sa ating interoperative, sir. Ay, sa sige, tuloy-tuloy na report, sir, yun, pina-confirm natin, sir, at pina-subject for, ano, sir, for this by, sir. Ay, nag-positive po, sir. Kaya, nag-coordinate na kami, sir, sa PDA, at saka nagkasasir ng, ano, ng by-by, sir. Okay. Doon po sa video, may kita po na nakalatag na po yung mga ebidensya doon. Bakit po doon inilatag sa sahig at hindi po kinunan exactly how it happened? Meaning, habang kayo po yung nagbabypass, hindi ko alam kung sino pong kumukuha ng video na yun, dapat kinukuha blow by blow pa yung kaganapan. Meaning, pagbigay ng pera, pagtanggap ng pera, pagbigay ng shabu, pagkuha ng mga pulis ng mga shabu, mark money, etc. Bakit po nakalatag na lang agad yung mga ebidensya sa lupa? Yung ano, sir, yung video na lumabas, sir, hindi naman talaga yun, sir, ang yung official video natin, sir, kasi may ano naman tayo, sir, may naka-videographer tayo naka-assign, sir. Okay. Yung video na yun, sir, uli na yun, sir, ang ano, yung hindi naman yun niya yung kinukontak namin, sir, na media, napadaan lang yun, sir, kaya nung lumapit na sila, kung ano-ano na lang, sir, ang binibidyo nila. At saka, hindi naman talaga yun na ganun sinasabi nila na may nakita na pinaplanted. Wala naman, sir, sa ating official video na sinubmit, sir, sa korte. Okay. Yung pong 6,000 na nakuha in health possession, na-verify ho ba na totoong yung po ay galing sa isang kamag-anak at pinadala through Palawan para pambili ng abono? Yes, sir. O, sir, binalik natin yun, sir, sa kamag-anak niya, sir. Okay. So, bukod dun sa 6,000, ano pa po yung mga bagay na nakuha in her possession? Yung atin, sir, na ano, yung ebidensya natin at saka yung bypass money natin, sir, nakuha din sa position niya, sir, yung 1,000 bill. At saka 1,000. Yung ano, sir, yung drug, sir, sa position niya, sir. Ano po, ilang sachet po o ilang gramo kung meron ho kayong ganung impormasyon? So, bypass money, 1,000? Yes, sir. Okay. So, 1,000, ilang sachet ho dapat ang bibilihin nyo doon? Isa lang, sir. Na-consumate ho ba yung bypass? Meaning, nakapag-produce po siya ng sachet at naibigay po yung 1,000? Yes, sir. Nabigay yun, sir. Kaya nga, sir, yun ang ating ginamit na ebidensya sa kanya, sir, yung bypass money natin, sir. Okay. So, ibig sabihin, sumunod po kayo doon sa patakaran. Opo, sir. Sinurveillance nyo and then bypass, and then binigyan nyo yung pera, tinanggap niya, and then kapalit yung shabu. Yes, sir. Okay. Now, yung pong si Joy, pina-drug test niyo ba siya kung siya ho ay gumagamit? Opo, sir. Pina-drug test, sir. Nag-negative po, sir. Pero yun nga, sir, yung na-file lang natin sa kanya, sir. Yung 5 lang, section 5 at saka 11, sir, yung ceiling at saka position po, sir. Okay, sige. Isa na lamang pong katanungan, sir. Bakit niyo po at that time alam na siya po talaga ay confirmed na meron pong dalang sachet ng shabu? Although I know, bypass operation yon. How was she contacted for that transaction? I'm sure na meron po kayong tulay o kinontak na tao para she'll be there at that place at that time na para magkaroon po ng bypass operation. Opo, sir. Yung mga operatiba natin, sir, yung talaga, sir, ang nag-operate sa kanya, sir. Kasi sila ang nakakaalam, sir, nagmamanman sa galaw ni Joy, sir. Kaya nangyari yun, sir, yung ano, sir, yung operation, okay, sir. Kaano na po katagal yung siya minamanmanan, sir? Almost 3 months po, sir. Talagang nag-engage po siya. Para makonfirm, sir, pinasubaybayan pang pinasubaybayan. Kaya hanggang sa huli, sir, yun nga, nabilan talaga, sir. Okay, good. Last na lang talaga, sir, ha? Pasensya na. Kung 3 months nyo na sinusubaybayan at kung magaling po ang inyong intel, bakit po isang sachet lang? Dapat ito timing nyo na siya ay at least man lang, sana kalahating kilo o 5 gramo, isang sachet, gano'ng parami po isang sachet. Masisira ang buhay ng bata. Sir, sa kuha ng sir kasi, hindi naman siya ito, sir, big time, sir.
Ang galaw niya lang kasi ito, sir. Pag nagabinta, kukuha naman, sir, sa source niya. Yun ang ating pag-monitor sa kanya, sir. Kaya nga, sir. I agree with you. Okay. Pero kung ako po sana ang nasa Intel, ano po, ako po yung nasa sitwasyon ninyo, hindi naman po ako nagmamagaling. Ito po sa akin lamang, in my humble opinion, what I would have done if I were in your shoe. Eh, sir, 3 months yun na rin lang minamanmanan. Di, sagad-sagarin ko na lang, sir. Mamanmanan ko kung saan niya kinukuha, saan po yung kanyang, sino po yung kanyang supplier. Doon ko po ita-timing. At kung habang maari, gusto ko siya at yung kanyang supplier in one place and then caught red-handed accepting yung mark money by the thousands, not 1,000 pesos, kundi by the hundreds of thousands because 1 kilo of shabu is being transacted. Bakit po yung isang sachet lamang po at ang dami yung pulis sa halagang isang sachet? Di ba, sir? Tama kayo, sir, senator, pero yun na yun lang talaga, sir, ang nakuhang ebidensya sa kanya. Naintindihan ko yun, sir. Maaaring nga, sir, nagsasabi ka na ito, pero sa akin lang, sir, total, minamanmanan nyo na rin ng napakatagal, di isagad-sagad nyo na rin at manmanan nyo hanggang sa matuntun nyo kung sinong kanyang supplier, di po ba? So, yan po yung may humble opinion po, sir. Tama ka, sir. At next time, sir, hopefully, sir, magawa naming malakihan talaga, sir. Correct, sir. Paghuli na rin lang po kayo, sir, huliin nyo po yung mga lapu-lapo, pating. Huwag po yung mga dilis. Well, gusto ko huliin nyo yung mga dilis, pero dapat yung dilis mapunta doon sa may... Oh, natatawa kayo, ma'am. Mapunta doon sa lapu-lapo para tumbok 2 birds in 1 stone. Diba? Kuha si dilis, bingwit na rin sila lapu-lapo, di po ba? Tama po, sir. Tama po, sir. Sana, sir, gagawin namin po yan, sir. Gawin namin, magkaya namin, sir. Okay. Ang malaki, sir. Sige, para magipatas naman tayo sa ating PNP, makausap natin si Verhel Buchoy Obianda, reporter ng Radyo Todo, Capiz. Mr. Buchoy, magandang hapon po, sir. Mr. Obianda. Yes, magandang hapon, Senator Rapi, no? At saka magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa programa mo. Apo. Bakit po nandun kayo sa pinangyarihan po ng bypass operation? Kayo na nakandak ng bypass operation ang mga alagad ng pulis ng Sigma Police Station. Actually, nakandak pa ng briefing at saka naghintay pa ng coordination sa PDEA. Sir Rapi, no? Before kinandak yung bypass operation. Nandun na yung coordination ng PDEA, tinawagan si Kapitan Jovena ng Barangay Amaga Sigma. Opo. At sinabihan siya ni Police Lieutenant Reynaldo Lata na magkakandak ng drug bypass operation sa kanyang barangay. Mm. So doon, nagpasundo si Barangay Kapitan Jovena ng Barangay Amaga Serape. At saka magkasama kaming nandiyan na sa sasakyan ni masundo na siya sa sasakyan ni Lieutenant Reynaldo Lata. Siya yung driver namin na Serapi. At saka may kasama kaming dalawang taga PDEO, yung PDEO Provincial Enforcement o na Provincial Drug Enforcement Unit dito sa Capiz. Opo. Yun yung nag-joint operation sa Station Drug Enforcement Team, Sigma Municipal Police Station. Okay. After nang nasundo na namin si Kapitan, nag-explain si Police Lieutenant Reynaldo Lata na magkakandak ulit, magkakandak ng bypass at saka yung subject, pinagsabihan din si Kapitan kung sino subject person, si Rapi. Okay, doon, so fully coordinated po ito. So before and during the bypass operation, you were there as eyewitness? Yes, actually, si Rapi, no, nang nagkandak ng bypass, actually sa actual bypass operation, hindi ko nakita yung actual bypass operation ng mga kapulisan. But of course, nung nagbigay na ng go signal na na-consummate na yung bypass operation, doon pa lang kami pumunta at saka nag-live video kami si Rapi. Okay. Then after that, pre-nesend okay. sa amin. Sorry po, kapatid. Okay, ganito po yan. From my understanding, kayo po ay kinontak ng mga polis. Ibig sabihin, gumawa ng coordination sa PDEA, gumawa ng coordination po sa barangay, at kayo po bilang witness, reporter sa Radyo Todo, very, very good. Pero ang pinagtataka ko lang, sir, bakit kinontak kayo nung tapos na yung bypass? Bakit dapat during the bypass operation, nandun po kayo habang nangyari po yung bypass? Kasi po, nakasama na rin po ako sa operation ng PDEA before, several times, na nandun ako mismo habang gumagawa ng raid ang PDEA. Hindi yung pagkatapos ng ride ng PDEA, saka ako sabi tawagin, hoy, Mr. Turp, halik ka na rito, kunan mo na kami. Hindi ho, dapat, dandun kayo sa actual operation, di po ba, sir? Well, Sir Rapi, yung ginagawa ng pulis sa amin, kasi for keeping man sa life namin, ano pa? Baka magkaputukan or whatever mangyari sa bypass, ma-involve pa kami. Hmm. Yun ang inaano ng pulis dito sa amin, Sir Rapi. So, ang sa amin lang, nang dumating na ako, i-present yung nabili at saka during body search ng
babaeng pulis sa kay Joy, so nandun din kami si Rafi. Apo, apo. Pero what I'm trying to say, sir, so sorry, sir, ha, hindi kita kinukontra dito, Sir Butchoy, pareho tayong taga-media. Kung ako tatanungin, again, in my humble opinion, you will not be a very credible witness because you were not there during the actual bypass operation. Hindi niyo po nakita. Ang nakita niyo na lang po, tapos ng lahat, kumbaga tapos na yung the smoke is clear, and then nakalatag ng mga ebidensya. Di ba? Tama? Well, Sir Rafi, no, doon sa actual bypass operation, yung mga pulis natin, may body-worn camera din yan. Yun ang pag-intindi ko. Okay. Yun ang i-prepresent fiscal during sa pag-file lang case. Good. Okay, so may body cam. Yun po, malaking bagay. Well, kaya ito yung maganda, Ma'am Donna. Ano? Yes. Malaking bagay ito yung mga pulis natin gumagamit ng body cam for the protection of the people being arrested and their protection as well ng mga pulis natin. Mm-hmm. So dito tayo magkaalaman ngayon. Sandali lang po, kapatid Butchoy. Police Brigadier General Flynn Dongbo, siyang Regional Director ng Region 6. General Dongbo, magandang hapon po, sir. Hello, good afternoon po. General, pasensya na po sa abala. So General, meron po pala, nakabody cam pala itong mga pulis nyo. So maganda po yun, na-review na po yung body cam, General, sir. So far po, ngayon ko lang po nalaman din yung case na reklamo na ito. So yun po, ipapareview po namin yung mga evidence or yung mga video na nakuha. Then dun po natin malaman kung ano po talagang nangyari. Tama. Ako po ay pro-PNP pagdating po sa pag-ooperate against illegal drugs. Ako po ay masugid na taga-suporta po ng mga otoridad natin kasi galit po din ako sa drugs. Kaya lang gusto ko po dapat lahat ng operations ay nasa tama. Sige sir, General, I trust you na sana po bigyan nyo kami na update kung ano po talaga lumabas doon sa body cam during the operation, General sir. Apo, sige po. Asahan nyo po. Apo. Isa na lang po, General, yung akin po sana kaninang suggestion kay Teniente Lanta, next time po sana ang hulihin nila yung malalaking isda. Huwag po itong parang kalahating dilis na itong nahuli, isang sachet. 3 months na rin lang sinusubaybayan. Sana sinagat-sagat na nila, sinubaybayan nila hanggang sa matumbok ang supplier nitong si Joy Joy. Di po ba, General Sir? Apo, tama po yun. Nakasama po yan sa target natin na dapat yung mga source ay yun po ang inuulit. Ganun pa man ay kailangan pong masug po rin yung mga maliit kasi habang tumatagal ay lumalaki rin po sila. Tama po. Lahat ng mga malalaki nagsuumpisa rin sa maliliit. Tama, I agree. Opo, tama. Sige po. Salamat po, General Flynn Dongbo. Sir, magandang hapon po, General. Maraming salamat din po. Sir Butchoy? Yes, Senator Rafi. Okay, meron po kayong gustong idagdag, sir? Wala naman, sir. Wala na, Senator Rafi, no? Yun lang ang idagdag ko. At saka, pagdating sa korte, Sir Rafi, isa ang mga media na pinapatawag ng korte, para mag-witness sa mga operasyon ng ating mga PNP, Sir Rafi. Opo, sige po. Sandali po. Ma'am Donna. Yes, sir. Ano po sa tingin nyo ang dahilan, kunyari na lang po planted to? Kasi there has be a reason kung bakit didiinin ng mga pulis ang isang tao, kung bakit paplantahan ng mga pulis ang isang suspect. They have to have a reason. Ano po sa palagay nyo ang dahilan? Bakit sa dinamidaming tao sa Capiz, siya pa po napiling plantahan hindi ng mga pulis? Hindi siguro dati yan. Mayroon na silang nakita. Kaso lang, siyempre ang tao, may nagbabago din yun. Ayun. Actually, gotcha. President siya ng young people sa okay. aming church. Okay. So dati na siya, tapos may nakita. Malamang may ganun. Siyempre, hindi ko manakita. Okay. Baka may ganun nga pangyayari. Tapos, wala na bang pag-asang magbago? Siyempre, nagbago siya. O, oh, diba? So ngayon, hindi matanggap ng mga pulis na nagbago siya, kaya binayba siya. Pwede. Hindi, sir. Okay. Sige po. Pabayaan na lang po muna natin mag-imbestiga po yung ating kapulisan. And I trust General Dongbo. Total, may body cam naman po. Inspeksyonin po ni... Gusto namin malaman kung ano talaga ang buong kasi katotohanan. Kasi lahat po ng mga pulis, meron pong body cam yan. Tama ba ako, Sir Butchoy? Lahat ng mga pulis, naka-body cam? Yes, Sir Rafi, no? Even ng warrant of arrest, di ba? Di kami ngayon yung mga pulis, eh. Okay. At ang kagandahan nito, Sir Butchoy at Ma'am Donna, well-coordinated naman pala. So kung ito hindi, walang koordinasyon sa PDEA, walang koordinasyon sa presinto sa nakasakop sa lugar, at walang koordinasyon sa PDEA, tataas ang kilay ko. Pero in this case, well-coordinated naman. So tingnan na natin kung ano lalabas sa body cam yung result, okay? Okay. Salamat po, Sir Butchoy, sa time na binigyan nyo sa amin. Okay, salamat din, Sir Rafi, at God bless sa programa mo. Apo. At malaking tulong, malaking bagay yung programa mo sa pagtulong ng mga tao na nangangailangan, Sir Rafi. At bago kayo pakulan, mabuhay po kayo dyan sa Radyo Todo, Capiz. Ano pong signal nyo dyan sa Radyo Todo para ma-advertise na rin natin sa Capiz? Ano well, po yung frequency nyo? 97.7 FM, Sir Rafi. 97.7 FM, ayun.
At kayo po ay reporter dyan. Ganda po ng boses nyo. Salamat, Sir Rapi. Oh, minsan mapashare kayo sa Manila. Eh. Gawin ko kayong co-anchor. Palisin ko muna si Sir. Sige, salamat, Sir Rapi. Kung may time tayo, ah, makapunta tayo ng Manila. Ah, ingat po kay Sir Verhel. Mabuhay po kay Sir Verhel. Okay, thank you, Sir Rapi. God bless. God bless po. Teniente Reynaldo Lata, magandang hapon po, Teniente. Yes, sir. Nandito po ako, sir. Nakikinig, sir. Okay. Keep up the good work po sa lahat ng mga anti-drug operation niyo po. Nasa likod niyo po kami at suportado ng programa po ang mga ginagawa niyo pong anti-illegal drug operation. Salamat po, Sir Rapi, at saka salamat sa lahat na nakikinig sa iyong istasyon, Sir Rapi. Apo, basta't nasa lugar lang. Salamat po. Magandang hapon po, Teniente. God bless po. Magandang hapon po, sir. God bless po, sir. Apo, sir. Okay, so ma'am, ganun lamang, hintayin natin yung anong lalabas sa body cam. Body cam. Okay, sige po. Salamat po, madam. Thank you. God bless po. Thank you, baby.